mo papayak, char. Ay, ang strong naman. Ano gusto mong ano? Ano gusto mong tawag dito? Okay lang. Okay. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon? Wala, yung manhit na rin ako talaga, Jeb. Nakamanhit din yung buhay. Ano, magsa-start na ba tayo, guys? Target muna kaya tayo ng ano, ng 10K na viewers. Red carpet muna tayo dyan sa baba, guys. Mahaba-haba ito, laki ng baho ni Jem. Makita nyo ba? Ilang liter yan? Hindi ko alam eh. Di joke lang, tubig lang to. Eh, tubig nga lang. Tubig rin yung akin eh. Ito si juice. Ah, juice. Kaya dalawa. Tignan mo. Kasi matamis masyado yung juice. Oo. Thank you po sa mga nagsisend ng gifts. Daming comment, di ko mabasa. Tara na, mag-start na tayo. Si Gemma kasi may kemya ng 10. Alam niyo naman, busy girl. Kaya, halika na, mag-start na tayo. Ito na talaga. Serious na to, serious. Ayan. Hi, Gemma! Hello, ako si Libra. Ayan. So, syempre, kamustahan muna tayo dahil matagal tayong hindi nakapag-chikahan talaga. Yung last pa nung nag-guest ka dito, di ba? Yun yung parang mahaba natin na usap. Tapos, minsan, message. Pero, ayan, dito magka-catch up ulit tayo. Kaya, volley tambayan ng paboritong tambayan ng mga volleyball fans, lalo ng volleyball community dito sa Kumu. So, kamusta ka ba? Ano ba mga naganap sa buhay mo? Parang ang dami nangyayari sa life mo. Ano ba mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, hindi ako nag-stream. Sabi ng friend ko, everyday ka na nag-stream ha, hindi ka na nagpa-break. Pero yun, stream masaya na. Masaya naman ha? Yes, masaya naman. Pero, syempre, alam mo naman, toxic. Ang Gusto mo rin ba pag-usapan yan mamaya? Oh, tapos. Pero na-enjoy mo naman pag nagsistream ka. Ang ano ng tubig, no? Mapakla siya minsan yung tubig. Kaya malulukot yung mukha mo minsan. Nangwari to tubig namin. Parang may mga sustansya rin kasi to eh. Nakakawala ng bakterya sa katawan tong tubig namin. O, go. Kwento ka lang dyan. Tapos? Ayun, tapos bumabalik na ako sa business. Kasi parang siyempre nitong mga nakaraan, kahit na may piso, tapos nagbigla ang nationality. So, siyempre important yung pwede na focus. Tapos, parang hina ni Gemma. May na boses mo. Oh, ayan. Okay na? Hello? Ayan. Hina pa rin. Ayan. Ayan, kailangan pala malapit. Oo. Oh, oh. Okay. Tapos, ano pa ba? Wala, mga, nagpakulay ng buhok, mga oh. Ganyan. Tignan mo, kaya tayo Mars, oh. Ayaw mo na mag-blonde, di pa blonde ka dati. Hindi ko alam kung babagay sa akin ngayon pa kasi. Siguro next time. Self-love, nagsi-self-love ka ngayon. Yeah. Pakulay ng hair. Wala, lako muna, wala pala si KIG Volleyball. Mamaya ko na bubuksan to, guys. Ayan. Pero nag-workout ka pa din. Sa Creamline ba? May training pa rin ba ngayon? Opo. Nag-start na nitong October. Pero ako... Pero online? Yes, ako nag-request mo lang. Nung bakasyon. Kasi nga, wala rin akong alas bakasyon after... Ay! Teka lang naman! Isip... Sino yun? Hindi ko makita. Thank you po. Sino yun? Hala, Ate Reyna. Thank you so much. So, Ate Reyna, walang countdown. Bagsak talaga agad yun. Thank you, Ate Reyna. We love you. Tapos, wala rin naman kasing liga ngayon, no? Uh-uh. Canceled na talaga siya. So, ano lang yun. Nag-workout pa rin ako. Parang hindi ko kasi kaya nang hindi nag-workout. Kahit sasabihin ko after season na pahinga lang ako. Mm-hmm. Pero, hinahanap na talaga ng katawan ko yung workout. So, kahit simpleng ano lang, kahit simpleng papawis lang. Active ganyan. Rest, ganyan. Yes, oo. Ganyan din ako dati, hanggang sa tuluyan, di na talaga ako gumagalaw, Mars. Sobrang busy. Pero totoo yun, no? Yung parang kahit gusto mo magpahinga, kapag ka-athlete ka, tapos nakasanayan ng katawan mo, parang gusto mo pa rin gagalaw,
kahit gustong-gusto mo nang matulog araw-araw na buong araw, hahanapin pa rin talaga ng katawan. Pero ngayon talaga, Zay, wala talaga akong time ngayon. sana all nakaka-workout. Ayan. And, syempre, kailan ba yun? Di ba last na ano natin dito sa Volley Tambay, tapos nag-national team ka, ilang weeks din yun na nawala ka sa Kumu, no? So, ang pinagkakabalan mo ngayon, streaming, business, tapos rest, semi-rest na may semi-workout, ganyan. Pero yun, syempre, pag-usapan din natin, kahit mabilis lang na pasada, yung mga weeks na nawala ka dito, syempre, nag-national team ka, ano ba yung one word na naisip mo to sum up yung ano mo? Huwag yung letter B na word, Gemma. Ito naman. Basta, yung one word to sum up your national team journey. Siguro, patience. Patience! Yes. Kasi, I think napanood naman ng lahat. And ako naman, syempre gusto ko rin makalaro. And gusto ko rin mababad. Pero, siguro, nandun na lang din yung trust sa coach. And, okay naman din na na-expose yung mga bata kasi ang layo pa ng mararating nila talaga. And sobrang ganda rin ng simula ngayon nila, di ba? Nakita nyo naman yung performance nila, di ba? Pero syempre, ikaw din, di ba? Gusto mo maglaro. Pero yun, siguro hindi pa talaga yung time ko ngayon, or hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng time. Meron pa yan, Morse. Oh, di ba? Pero yun lang, siguro panibagong buhay or panibagong taon na naman. Thank you po. Yan, panibagong taon na naman para mag-improve ulit and matuto pa sa lahat. Siguro baka hindi pa talaga para sa akin. Ganoon naman, no? Pag nandun ka sa moment na yun, parang ang pangat lang sa feeling, pero yung understanding mo naman sa nangyayari, nandun naman. And lagi ko rin sinasabi, alam mo yung mga bata na kasama mo, hindi sila talaga basta-basta bata sa laro. As in, sobrang taas ang potential nila. And in a way, mga experience na rin sila para sa age nila. Kaya at least may mga nakasama ka na ganun. No? Pero tinanong ko to sa'yo, hindi ko maalala yung sagot mo eh. Kamusta yung ano? Kamusta yung mga coaches? Like, marami ka bang, ano yung mga pinaka-pick up mo sa kanila? Na? Kasi first time mo sila both maging coach, no? Si Coach Jorge and Coach Oji. So, ang dami mo ng coach na na-experience, may international coach din, like sila Coach Air, di ba? Ano yung bago sa kanila na may nabaon ka? Ba't ka tumatawa? Hindi, wala. Hindi kasi nung nag-start ako, parang hindi na kami talaga masyadong naturuan. Eh. Alam mo yun, medyo nag-level up na rin yung trainings, ganyan. So, parang same lang din talaga. Eh, si Coach Jorge lang more on ano talaga sa repetition sa drills. So, para mas mahasa, para mas, alam mo yun, masanay ka lagi na ito yung pinapagawa. So, same lang. As in, dig, save, yun lang. As in, puro basic lang din siya. Muscle and, memory. Oo, yun lang. Kasi, syempre, yun nga, matanda naman na din kami. Siguro, yun na lang din talaga yung sinasanay niya sa akin. Ano yung specialty nila sa tingin mo? Kasi, di ba, every coach may specialty. Like, for Adamson, the coaches, there are parang mga defense specialist, di ba? Yung kapag meron silang program na system na yun yung lagi nilang tinututukan. For both coaches, ano yung nakita mo sa kanila? Si Coach Oji, kasi yung sa team niya, sa Choco Mucho, talagang nagagamit yung middles. Di ba? I think kasi syempre si ano din, yung middle setter din. Yung setter din kasi, sanay din talaga magbigay ng middles. Pero, I mean, kasi meron kasi ibang coach na medyo mas focus sa wings, ganyan, kasi mas power, wings and diba? Trick, ganyan. Pero nung game talaga sa Choco, nakita ko talaga na napapagalaw lahat ng middle. Sino ang gitna sa Choco Mucho? Si Laria ba yun? Si Ria ba? Si Riri, si Del. Malalaki kasi. Mm-mm. Kaya ano, utilize talaga. Yes. Tsaka si Coach Oji kasi, gitna kasi siya, di ba? Siyempre, coach ko siya sa USC. Sobra siyang magtutok sa mga middles at saka sa ano sa mga matatangkad. Grabe niya ano, height is might talaga for him. Si Coach Jorge. Si Coach Jorge naman kasi kami sa Revisco naman medyo, 'di ba, yung Choco Mucho medyo nabigyan ng height. So sa amin medyo kinulang. Yung nabigyan naman kayo na receive. Grabe naman kayo. Ayun. So may pinong ko siya kami sa receive and things. So yun naman. And talagang
yung kumbaga pinapaano sa amin na ito yung trabaho mo, like kunyari si libero, kailangan itong buong ano nitong ng court sa ito, yung ganyan. So para ito na lang yung pina-focus ng bawat position. Like, sino yung pinaka than, ano mo? Pinaka naka-close mo sa national team na doon mo lang naka-close talaga. Kasi 'di ba yung iba doon first time mo naman nakasama. Thank you po sa mga nagsisend ng gifts. Ayan. Sino? Siyempre si Ate Abby kasi roommate ko siya. So si Ate Abby, si Ate Rhea, as in the best. Si Ate Rhea, wala akong masabi. Grabe yung mga heart. Si Ate talaga. Ang sarap niyang kausap. Alam mo yung parang isang beses lang ako nag-open. Isang beses lang ako nag-deep talks kami. Isang beses lang yun. Pero alam mo yung feeling na parang tagal-tagal na naman magkausap. By the way, nandiyan kami na Ate Rhea, hi. I-invite natin si Ate Rhea dito next time. Yes. Tapos yung mga bata, yung mga bata kasi, natutuwa naman ako kasi nga, alam mo yun, makikinig lang kasi talaga sa'yo. Tapos, mabate naman din. So, sino pinakamakulit na nakasama mo sa national team? Maliban kay Chang, kasi alam mo na si Chang. Normal naman. Oo, yun na yung... Si Det, si Pepito, and si Belle. Belen, oo. Si Mikaela Belen. Kaya nga, alam mo, lagi nila yung pinapa-invite dito kasi ng mga baliwag at yung batang yun. Nakakausap ko rin sila offline eh. Pero parang mababait sila offline. Pero kapag nakikita ko mga videos nila, alam mga baliwag mga abangan nyo sila. Kaya kausap ka na sila. Nagsischedule na din kami ng mga keme. Pero yun. Actually, sana nga, one of these days, yung volley tambay, maging legit tambayan siya ng marami katulad niyan. Diba, national team, maging close kayo, lahat na dito sila. So, abangan natin yon. Sana magka-tugma-tugma mga schedule sila. Pero, syempre, nakakatuwa na mas makilala sila na ito, one-on-one, pero as a group din, di ba? So, ayan. Continue supporting us. And, syempre, shout-out to our 13,000 viewers. Hindi nyo kaya yung serious content tonight. Nakakaraos tayo. 18 minutes na kaming seryoso. Ayan, shower out, 13,000 viewers. Please don't forget to follow me and Gemma. Ayan, si Gemma nagsistream din dito sa Pumo, of course. Ito naman. Greatest learning na lang daw sa national team. Ano yung pinaka, like after ilang weeks yon? 2 weeks. After 2 weeks, yung pag-uwi mo dito, changed person ka na ba? Ano ba yung mga natutunan mo doon? Mga ganyan. The volleyball ba? In life, in general. In life. Oo. Ano ba? Kasi syempre, nasanay din ako sa Creamline lang nakakasama ko. So, doon din natuto rin akong makihalubilo, ganyan. Kasi medyo mahirap din ako talaga makihalubilo sa una. So, medyo nitong sa Thailand ko na rin sila na yung minsan may days ka, no, na parang tahimik lang si Gemma, pero may days siya na trip niya makipag-bonding. Ganyan. Sila sa Thailand mo na sila naka-close. Oo, hindi kasi parang hindi rin kasi kami pwedeng mag-room hopping kasi nga dahil nga pandemic. Quarantine. Kailangan focus ka lang sa room. Naka-stay ka lang sa room. So kaya training tapos sa room, training kanina. So hindi kami pwede. Ako naman sobrang ingat ko sa ganun. Kasi para walang mag-active. So, ano yung pinahanap mo? Baon mo pag-uwi mo dito? Parang nung kalang kaya, halubilo. Yes. Nakikitiktok ka na sa kanila. Nakilala ko sila. Ayun, alam mo yon. Kasi, iba-ibang school din kasi sila nakilala. And, yun, ang saya lang din naman. And, syempre yung iba pang, yung mga coaches din. And yun, dumugo yung ilong ko. Kasi lang, kakaloka yung lagi ng English ka doon. Tapos... Gusto mo mag-English only stream tayo, Gemma? Ay, wag naman. Gusto niyo ba mag-English only stream kami ni Gemma? Para konti lang yung sasabihin namin. Hi Gemma, how are you? Okay, yes. Next. K-dot. Gusto niyo ba? O wag daw eh. Baka feeling ko din nila tayo maintindihan. Baka kauri natin sila. O wag na kami mag-English only. Saka okay na, no? Medyo... napapanindigan na natin yung yung serious. Okay, ito naman. Something na parang pareha din kami ni Gemma is... Eliza! Hello! Something na pareha din kami ni Gemma is both of us are breadwinners. Tama ba? Di ba breadwinner ka din sa inyo? Mm.
Pero hindi naman ikaw yung panganay, di ba? Hindi po. Oo. So, pag-usapan natin yan. Kasi guys, serious kami dito. This is another side of me and Gemma. Oh, di ba? So, ayan. Maliban sa business, live streaming, syempre lahat yan, volleyball, di ba? Pinapasok mo yan, not just for yourself. Mainly because it helps, di ba, na tulungan yung family mo sa mga, yun, sa mga opportunities na yun. So, as a breadwinner, ano yung ano mo? Mga fulfillments mo and struggles mo. Unahin natin yung fulfillment. Unahin natin fulfillment. Sige, unahin natin yung fulfillment. Ako, parang mas madami yung struggles. Charot. Same nga eh. Di ba? Mas marami yung struggles, pero hindi, mas kasi, matimbang yung ano no? Mas matimbang hindi, yung fulfillment. Yung dun kasi fulfillment, pag naaano ko siya, mas grabe kasi yung balik. Mm-hmm. Madami yung struggles, pero oh. Alam mo yun, kapag dumating naman talaga yung blessings, talaga, mas para sobra pa. So, yun niya, kaya kailangan maging mahabang pasensya. Mm-hmm. And I think next year, yung dadating na din yun, yung mga isa sa mga fulfillment. Mm-hmm. So, pinag-iipunan pa yan. Tapos, I think mas dami talaga yung struggles sa kabuhay. In terms of bilang, no, mas madami talaga yung struggle. Oo. Pero kapag ka may isang dumating na fulfillment, parang sobra. Nakaka-recharge sobra agad, di ba? Mawawala yung ano mo? Ano yung pinaka mga struggles mo as a breadwinner? Kasi minsan talaga nakakapagod yan, Swish. Yung parang nakakapagod ba buhay para sa ibang tao? Lagi ko yan sinasabi sa Humo. As in, as much as gusto mo yun, tumutulong ka, ganyan. Pero may mga araw tayo na, ano ba itong ginagawa ko? Bakit parang para sa iba tao na naman to? Yes, parang ganun, di ba? Nakaka-drain din siya. Yes. Serious kami, huwag niyo kaming pakialaman. Nakakaraos na kami, ha? Kaya naman namin, di ba? Oh, go. Dito sila sanay sa'yo kasi. Kaya nga eh, parang kayo palalag natin, ha? Pinipilit ko na nga lang eh, oh. Kaya mo to? Ano ba? Ano nga yung tanong mo? Nakita ko. Ano yung mga struggles mo? Okay. So, ngayon kasi syempre, I mean, dami nangyayari, ganyan. So, parang gusto mo lang muna talagang mag-alisin lahat yung mga bagay na nagpapastress sa'yo. I mean, kahit yung volleyball, kasi talagang yun din kasi yung malaking part kung bakit nagkakaroon din ako ng stress. So, parang yung ganun. Pero hindi ko kasi siya magawa kasi kailangan ko siya eh, di ba? So, buhay mo siya. Oo, tapos yun lang, lagi ko lang iniisip talaga na para sa family ko na lang. Kahit alam mo yung sobrang nasasaktan ako, sobrang nahihirapan na, di ba? Parang dead man na, bahala na kayo dyan kung ano sabihin nyo, kung ano mang bash niya sa akin, ganyan. Parang for me, ang mahalaga yung may nabibigay ako sa family ko. Di ba? And alam ko rin naman sa sarili ko na may natama naman yung ginagawa ko. Hindi, wala naman akong tinatapakan. Ano talaga yan? Ang hirap, kapalit talaga ang hirap. Yan nung, sabi nga nila, diba, they throw rocks at things that shine. Kasi alam mo, Gemma, ano ka na ngayon? Nagsashine ka ngayon. Kaya ang ibang tao, kapag hindi nila abot yung mga kumikinang, naiirita sila. Pinabato nila kasi, bayo, parang napupukaw yung tingin nila eh. Oh. At saka ito pa yung ate, syempre bilang isang patola sa mga fashion. Hindi, ako kasi ginagawa ko lang pagpatol as pastime. Hindi na kasi ako nababother eh. Kasi alam mo yun. Uy! Thank you po for the Viking. Kasi natutunan ko na yun over the years na lagi ko rin nasasabi sa Humo na acknowledge your weaknesses but don't forget about your strengths. Kasi pag alam mo yung weaknesses mo at saka alam mo lahat ng totoo sa'yo, lahat naman tayo eh, may good and bad, diba? So kung alam mo yung good sa'yo at yung bad sa'yo, paano pa siya gagamitin against you? Kung facts lang yun, di ba? Kunyari ako, sabihan ako, oh, bench. Kahit 10 million times sabihin na bench ako, wala tayong pakialam kasi fact yun, di ba? So, bakit pa ako masasaktan sa mga bagay na facts? Tapos, pagka i-compare mo ha, yung sinasabi sa'yo ng ibang tao sa labas ng circle mo at sinasabi sa'yo ng mga tao na nasa circle mo, iba talaga na parang yes. Grabe yung mga taong nakapaligid talaga sa iyo na may access sila sa buhay mo. They only say good things about you. Kaya minsan kahit mas maraming pangit na naririnig sa labas. As in yes. Dead ma siya. Lagyan mo siya ng wall kasi wala silang access sa buhay mo eh. You only
give them parts of you na they cannot judge kasi, alam mo yun, hindi naman yan yung kabuuang ikaw. Iba pa rin yung nakakilala sa'yo. Kaya nyo ba yung ganitong serious? Kaya nyo ba? Kayo may hindi kaya. Gemma, siguro, uminom muna tayo ng tubig. Nanikilabutan din ako sa sinasabi ko. Oh, hindi nyo kaya, ha? Kayo ang lalagdatin, hindi ako. De, pero minsan, pag may mga ganun, syempre, hindi mo maiwasan na ma-hurt. Yeah, oo. Oh. Diba? Pero minsan yun na lang nagiging motivation ko every time na may nababasa ko na ng inaawit. Wait lang kayo. Ay, sorry. Dapat tayong pwede wait. Sorry. Parang wait lang kayo sa akin. I love it. Kasi minsan nakakailalang kayo speedy ako. Pero alam mo yun, sa isip ko, ano na sila, gano'n na lang sila kalit kasi pinapatay ko na sila sa utak. Oo, hindi kasi ganito yun. Sabi mo nga, di ba, parang hindi mo maiwasan ma-hurt. Hindi mo maiwasan ma-hurt kasi tinatry ka nila i-hurt eh. Pero minsan talaga, magdadating na sa point na ano, wala ka na lang talagang pake. Kasi, alam mo yung matatanong na sino ba sila at anong klaseng tao ba sila na gumigising sila sa araw-araw. Para lang, alam mo yun, gagawa ng dami account. Alam mo yun, daming time na parang, paano mo irerespeto yung mga ganong klaseng tao na naghahanap sila ng fulfillment sa paghahanap ng mali sa iba? Kaya parang sobrang, as in, mapapailing ka na lang talaga. Oo, pero dadating ka din dyan sa ganyang point na hindi ka na ma-affect sa kanila. Imagine mo ah, girl si Eliza nga na sobrang bait na kulang na lang pahira natin ng panyo at ipagmagdasal, di ba? May basher pa siya sis. So, paano na lang mga katulad natin? Di ba? Hindi mo talaga maintindihan sa tao ngayon. Diyos ko si Jesus nga, Diyos na yun ha, may basher pa si Lord. Hindi nyo kaya. Kaya, alam mo yun, counseling. Ano, gusto nyo ako maging ate, no? Sabi ko sa inyo eh. Masarap naman ako kausap ha. Ay, nako. Gemma, shot ulit tayo ng tubig kasi gusto ko yung mga reaction mo pag umaano ko eh. May mga baon ka pala dyan. Makamama yan naman. Ano na ako dito? May mga baon ka pala dyan ganyan ah. AIG, akit ka dito. Ayan. Akit natin yung volleyball community page natin. Alam mo ba, may mga... Uy! Thank you po! Meron na tayong mga ano, volleyball game night dito. Next time pag free ka, sali ka. Ano lang yun? Laro-laro lang yun. Tapos may cash prize, ganyan. Meron ako, makakakuha din ng cash prize. Oo, 10,000 per winning team. Tapos hati kayo ng fan. Oo. Pag fan ka talaga, bigay mo na kay Gemma. Pero kung idol ka talaga, bigay mo na sa kanila. Magkakasubukan kung sinong mas mataas ang ano. Pangangailangan. Oo. Uy guys, follow nyo to volleyball community page. Diyan tayo magkakaroon ng volley game night on Sunday. At, uy Gemma, ang merch natin ay lalabas na next week. Kaya, actually, pinatingin ko na sa kanila yung sneak peek eh. Kaya, ang dami nag-aabang. Gusto nyo ba ng mga Gemma signed shirts? Oh. Pinirmahan nyo ni Gemma. Para nga siyang nasa tricycle nung pinirmahan niya. Talagang ganun ganun yung sulat. Siya lang yung magulo yung sulat. Ayan. Okay. Ano lang next natin? Greatest gift na lang. Greatest gift na nabigay mo sa family mo over the years na ano ka, breadwinner ka. Yun pa nga, hindi ko pa nabibigay sa kanila kasi pinag-iipunan ko pa. But pero na-start na, year. Na-start na siya. Next year pa, mas. Grabe. Congrats in advance. Yes. Manifest. Yan talaga yung pinakamasarap. Bahay ba yan? Yes. Oh, yan ang pinakamasarap na feeling. Ala, Gemma, patita ka na. Alam mo yung, magta-transition ka na yung ano, yung wala ka ng kaligayan sa sapato, sa damit. Ang hahanapin mo palagi, furnitures, mga ganun. Oo. Alam mo ba, favorite ko ngayon, washing machine. Oo nga. Yan yung masarap tignan ngayon. Tapos ano, wala, minsan kapag kami may ipon ka, di ba yung iba, yung mga kabatch natin, syempre mga athlete, uy, bili ako sapatos, yung mga mamahalin sapatos. Ala girl, ikaw, sofa yung bibilihin mo, ganun.
Nakakatuwa kaya, ibang fulfillment ng bumubuo ng bahay. Sobrang makakalbo ka talaga, girl. Sobrang nakaka-stress. Alam mo yung kapag may hindi tama na gawa, gawa na, uulitin na naman, yung mga ganun. Nakakainis. Nakakapikon. Minsan, buti nga hindi ako na-headline eh. Natiktik kasi ako nung isang araw. Buti hindi ako natiktik dati. Ano, volleyball player, sumapak ng ano, construction work. Mali yung ano. Hindi ako na-tabloid. Pero, ayan, tiyagaan lang, syempre. Nalaglag si KH. Ayan. Pero ito, ano yung pinaka nagpapakapit sa'yo? Hi, Sir Mark! Ano yung pinaka nagpapakapit sa'yo kapag, sabi mo nga, mas marami yung bilang ng struggles, di ba? As, syempre, as a breadwinner. Ano yung, ano, nagpapakapit sa'yo or what keeps you going? Yun nga. Dito si Gia. Morado? Gia! Dito siya? Baka hindi siya yun. Akit ka nga, Gia. Siyempre, di kami friends. Huwag kayong mag-comment. Ah, follow si Gia. Hindi ko alam yung account niya. Gia Morado. Gia, ano na? Dito na tuloy, ah. Gia, kinasal na yung ate ko. Ikaw na next. Last time kasi, in-invite ko si Gia, pero sobrang busy niya. Tapos, sa kasal nga, di ba? Nag-uusap kami kasi nakaka-stress magplano ng kasal during pandemic. Girl, nakaraos na yung swishy ko. Kaya mo yan. Lapit na. Oh my God, kasama pala ako dun. Oh my God. November, no? 11-11 ba yun? OMG. Grabe, Gia, dati may lampin ka lang sa likod, ah. teammate kami sa palaro dati. Tapos may mga lampin kami sa likod. May naglaro. Taray. Gia, di ko makita yung mga comments. Oo, manood ka lang dyan. Oh, sino to? Eya Laure. Andito si Eya. Eya! Taray. Volley tambay. Literal na volley tambay. Andito yung mga volleyball players. Sumagot ka na ba? Ano bang sinabi hindi ko? Hindi pa. Okay, sagot ka na ba? Sorry. Yun nga, unang-una sa lahat, syempre yung family talaga. Parang every time na may maiisip akong mali, nagagawa sa sarili ko, iisipin ko lagi yung family ko. Diba? Tapos, syempre yung mga pinagdaanan namin dati, kasi hindi kami mayaman talaga, as in, simple lang talaga kami. Ayoko lang ma-experience namin ulit yung dati. So, talagang sabi ko, parang, I mean, hindi ko naman inano yung, may okay naman trabaho ng parents ko, ng ate ko. Siyempre, pero sapat lang kasi, di ba? Pero, mm-hmm. I think, para sa akin, parang ako rin naman yung may, ano din na, maka-help din sa kanila talaga ng malaki. So, sabi ko, kailangan kong, ano, magpaka-tatag, ganyan, mm-hmm. para sa akin. Yeah, same. Di rin kami mayaman. At ano, may trabaho din yung mga kapatid ko. Pero alam mo yung parang in terms of opportunity, parang tayo kasi yung masigit na kaya mag-provide for them, kaya inaako natin. Ganyan. Tsaka, parang ngayon nga ang hirap, hindi na, si Jorik shut down. Jorik! Pakita mo kay Jorik yung tumbler mo. Yung malaki. Jorik, naka-alponso to may tenga. Gusto mo. Nagmumura na si Gemma kanina. Gusto, akit ka dito, Beshi Wap. Ayan, tulungan mo ako. Siya. Umakit ka dito. Balita ko may balat ka sa dila. Wala, ayaw niya umakyat. Sorry, ayan ko. Na siya! Nagubis ako, nakahubad ako. Okay lang ako masuspend. Makita lang kita nakahubad. Sige. Ako lang ano. Sige, pag-pentual lang kayo dyan. Ha? Pag-pentual lang kayo. Oo, oh, nakatambay kami. Shumashot nga kaming juice eh. Kuha nga ako ng ano ko. Ano ba yung mayroon ako dito? Uy, ito si Jorik. Gemma, alam mo ba? Breadwinner din yan. Oo. Ikwento mo yung story ng buhay mo, Jory, kasi ilan yung Bes, kapatid mo, diba? Bes, ako lang may work sa amin. Paano yun? Ikaw lang may work, pero sabihin mo kung ilang kayo, Bes. 10 kami magkakapatid. Panganay ako. Tas bakla. Alam mo ba yun, Gemma? Nasampu sila. Hindi ko alam nasampu sila, pero alam ko na siya nga yung... Gemma, baog kasi si mama. Hindi marunong mga nakinanay niyan. 10 sila. 11 bale, no? Pang-11 ka. Tama ba? Gagi, pang-10 lang. Ako yung panganay. Ah, sorry. Gusto ko dagdagan na isa pa eh. Dagdagan na isa. Mo na. Okay na kami sa ganun. Kaya si Jorik, di ba minsan may mga campaign ako sa ano? Sa Durex. Sabi niya,
Mars, ipasok mo naman ako sa Durex kaya huwag na nila akong bayaran, bibilang na lang kondom yung nanay ko. Shoot. Migil na siya kasi sinabi niya na kapag nag-dis pa siya, ako natatapos ng buhay. Pinatay ang Pox. Hi, Pox! Ano, Jory? Diyan ka lang ba? Sumingit ka lang dyan pag may ano. Nagsisenti nights kami. Tino pa ubaya yung music namin. Oo nga, nag-video kayo ba kayo? Kasi may echo si Gemma eh. Kakanta yan mamaya. Ano ba? Kakanta ba ako baka mamaya? Ano na makanta ko? Kakanta, kahit anong gusto mong kantahin. Pero tuturuan mo na kita. Hindi ko makita yung, baka di ka na makita yung lyrics. Baka bakit? Naisip mamaya, baka sumusunod yan mamaya ah. Laki nga ng tumbler niya, bes. Alam mo yung parang mga ano, yung mga boteng may tenga, yung dalawa. Ba to? Yung ay! Caramel yan eh. Ba't ayaw mong mag-on cam? Bes, wala akong ayos eh. Bes, na-level ka pa kasi. Kasi nasa loob ng kwarto yung set ah, pero nandito ako anyway. O, kamusta ka naman? Mga ka-transformers natin dyan. Mga Megatron. Oh! Wow! Thank you! Grabe naman. Thank you po, thank you. Ano sabi mo? Ibon. Jorik, ayaw namin ng ibon. Wala naman nag... Hindi kami makarelate. Hindi nga kapatid lang yung may ibon na ganyan. O sige na, magkakantaan pa kayo. Sino unang kakanta? Gusto mo ba ikaw? Please, wag. Kanina kasi nag-live din ako, ang daming mga nag-request ng mga senti songs. Puro senti, tanghaling tapat. Guys, pakinggan nyo yung ano, napakinggan mo na ba, Gemma, yung ano, pagsamo ba yon? Pagsamo. Hindi, patiktugin natin. Guys, ang ganda nung pagsamo, tapos ang ganda ng boses ng lalaki, napapaungol ka talaga pag napakinggan. Lalaki, best, uungol kami. Sigurado ka na. Final answer na ba yun? Teka lang. Patiktugin natin. First time ko lang ito papakinggan. Senti-senti. So about saan itong pag... Ano ba ibig sabihin ng pagsamo? Hindi ko rin alam basta ang ganda. Ano ibig sabihin ng pagtamo, Gemma? Hindi ko rin alam. Pagsamo, hindi pagsamo. Pagtamo. Pagtamo. Ay. Heartbreak song to box. Kung bibitaw ng mahinahon, paano ba yun? Bumibitaw ng mahinahon? Para si Jory pinakainom eh. Eto, toto. Sama natin si Jory kasi yung next na set of questions pang mga, pang kaibigan. O, eto, toto. Okay. Jory. Kukuha ko na ilaw, luri ako. Alam mo naman mahabol mo kami. Baklang ko. Sige, ayan natin siya. Magpapalighting daw siya. Ayan. Best, ito kasing next na tanong. Bilang friend to. Kunyari, Mela as a friend, Gemma as a friend, Jory as a friend. Pag tayo daw ba bilang kaibigan, kapag yung kaibigan ba natin may mali, anong stand natin doon? Magto-tolerate ba tayo? Will we be distant sa kanila? Anong mga discarte nyo pag kami ganun kayong tropa? Ako kasi, hindi matututo yung kaibigan mo kung ito-tolerate mo lang yun. Uulit at uulitin niya yun, di ba? So, paano ka pa naging kaibigan kung hindi mo siya tutulungan na para mag-grow at ano, di ba? Paano yung discarte mo, best, pag ganun? Kunyari? Okay, so, ito point ako magsalita sa kaibigan eh. Hindi ako nagpapaliwiliw. Alam naman kasi nila kung talaga ako. Lalo na pagdating sa mga love-love kineme. Yung, di ba may mga friend tayo na pag nasaktan magkatawag ng meeting kasi di mo alam pinabukas sila uli yung mag-joke. Puta, sinayang yung oras natin. Ang daming ganyan eh. Yung mag-iinom, ginasgasan pa nila yung atay natin, tapos kinabukasan, magkikita sila na ulit. Hindi sila magpapainom, ikaw pa, kasi syempre, pawatak sila, so parang, sige, libre mo na. Tapos nalaman mo sa ulit, so ang gagawin sila. Na, dapat recorded na lahat, para yung nasabihin mo next time, di ba? Wala na, iwalay uli kayo, ito, pakinggan mo to, ito yung sinabi ko nung last season, ganun. Ulitin na lang, nakawalang galing ganun eh, no? Huwag mo ito-tolerate yung kaibigan mo kasi ikaw din ang mahihirapan. Diba? At saka, kasi, sabi nga nila, no, parang birds of the same feather. Fly together. Oo. Are the birds. Paano kunyari, best, malapit mo na kaibigan? Wala pa bang nakapag-FO sa'yo dahil ni real talk mo? Kasi syempre yung iba, ano eh, may mga tao talagang
ayaw na itatama. May mga ugali. Ay, oo, nakakaloka yung ganyan. Huwag kayo matatakot pa, Epo, kasi sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan magsama pa ng mga kaibigan na toxic. Magbawas tayo kaysa tayo. Kasi diba sa Jory, parang dami mong binawas. Galit na galit ka dyan. Eh, sakin mo natin kayo mental health, yun yung kailangan ng goal natin. Tama. Mag-survive tayo sa panahon to. So, diba sabi nga nila, pag yung mga toxic na ganyan, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak, ako naniniwala talaga ako. Kung kailangan natin silang i-cut off, i-cut off mo. Kasi ang itasalba mo dito yung utak mo eh. Yung mental health mo na lang, di ba? Yung nanay ko nga ganyan kasi parang... Hindi kapag kami na-EFO, na sobrang matagal mo na kaibigan, sabi niya, oh bakit? Ba't di mo na kinakausap? Eh ako, sobra akong matreasure sa kaibigan. Thank you po. Sobra akong matreasure sa kaibigan na to the point, pag nag-cut off na, wala na talagang balikan yun. So yung nanay ko yung nanghihinayang. Pero ang sa akin naman, sobrang tagal ko bago makarating sa point na kailangan ko nang mag-cut off ng friend. Pero yun nga, huwag tayong maghahabol ng mga ganun. Toxic sa buhay, sis. Kasi ikaw din ang kawawa sa bandang huli kung ikikip nila, di ba? Lason kasi yung mga ganun. Gemma, ikaw, Gemma, pagka ganyan, kanyang may tropa ka na ganyan, na wala, basta kapag ka-feeling mo mali yung ginagawa nila, paano yung discarte mo? Ito na ba yung hobby nila gumawa ng katangahan? Inugali. Hindi, parang ano din ako, minsan binibigyan ko siya ng dalawang option bago siya. Lalo nga sa love life, bago siya nagde-desisyon. So, hindi naman ako yung... Hindi kasi ako prank pa masyado. Mabait pa rin ako, kumbaga pag maghipag-usap. Mabait pa rin ako. So, yan lang. Lagi ko siyang... Parang, syempre, ayoko rin siyang magsisisi naman. Eh, paano nga... lalo sa love life nga, paano nga kahit naman tanga na siya, pero love niya pa rin. Diba? I mean, ikaw pa rin ba yung taong huwag na dyan? Hindi na nga... Ano mo yun? Syempre, gusto ko pa rin na siya yung mag-desisyon. Gusto ko na ikaw yung choice makarealize. Oo. Kasi ako, ito lang, tayo friend pa rin naman tayo para bigyan siya ng advice, ganyan. Pero yun nga, pero pag sobrang toxic na talaga, as in yung sinisiraan ka, siyempre iba na yun. Pero yung pag yung mga tangang friend lang, okay pa rin naman. So yung mga tangang friend. Kaya mo pa rin. Sabi ni Gemma, hindi daw siya masyadong pranga, pero baka tanga siya ng friend. Ay, siguro alam naman nila yun eh, pero yung ganun lang. Pero pag sobrang toxic na, goodbye na rin. Although yung papa ko, dati, nabanggit niya sa akin, ang kaibigan daw, kunyari, sa panahon na kailangan ka niya, kunyari, tama at mali, pero kailangan ka niyang tawagin, pupunta ka daw, ganyan. Tapos, magsistick by ka daw sa kaibigan mo sa sitwasyon na yun. Pero after nun, doon mo siya sasabihan kasi minsan mga kaibigan natin daw, hindi nila alam yung ginagawa nila, clouded yung utak nila, na kayo lang yung tatakbuhan nila. Kahit mali pa yun, dapat daw nandun kayo for them. Pero after nun, hindi pwedeng mali pa rin sila. Kasi kailangan, parang doon papasok yung pagiging friend nyo, di ba, na itatama nyo sila. Pag hindi, day, laso na, nagkalaso na kayo. At saka di ba yung sabi nga nila, pagka yung basket, na ano, sinama mo ng bulok. Bulok na kayong lahat. Totoo. Ganon. So, Jorik, na bulok ka ba? Bukha lang, pero lumalaban pa ito. Buwang na bulok. Nagdaanan ko ba yun sa lahat? Ito na lang. Eh, question to kay Gemma. Sino daw ang BFF mo sa volleyball world? Maliban kay Jorik. At bakit? Ako si, yung lagi ko naman kasama din kasi si Ate Gia and si Kyla. So, sino daw? Kyla and Ate Gia. Shina. Ayan. Bakit? So, lagi bakit kayo nag-click? Actually, hindi. Si Kyla kasi, kakilala ko na siya dati pa, elementary pa. Classmate ko siya, tsaka teammate na din. Pero si Ate Gia kasi, nung hindi ko rin in-expect na magiging close kami. Kasi di ba parang sobrang maldita niya, sobrang taray niya. Di ba parang, sorry Ate Gia. Pero ganun talaga siya. Pag una mo siyang makikita. Poker face. Poker face siya. Pero pag alam mo yun, pag nakakausap mo na siya, hinahon naman pala siya. Poker face ganyan. Na real talker. Oo, real talker din siya. And ayun din, nakikinig kasi din talaga siya kapag alam ni Ate Gia yun. Sobrang asin talaga siya yung isa sa mga pinagsasabihan ko lahat ng mga problema ko, ganyan. So, yun yung masarap petrope, yung mga no filter, tapos yung kailangan mo maririnig mo talaga. Yes, Jory, ikaw ba yan?
Hindi, minsan ako tatawanan ko muna yung kaibigan ko bago ko yung advice yan eh. Pagpapasit ako. Di ba minsan, lalo na pag pag-ibig, yung sige magsalita ka pero deep inside tumatawa ka, tanga-tanga mo kasi. Ganon. Pero at the end of the day, syempre, kaya ka naman yan pinatawag para manghingi ng mga advice lang talaga. Kailangan mo, kailangan lang talaga nila minsan ng ano eh, ng makikinig sa mga kwento nila. Actually, minsan sabi nila, hindi mo kailangan mag-advise sa kaibigan pag may kailangan sila. Kailangan nila ng someone na pakikinggan sila. Yes, oo. Tapos, di ba yung iba, ano, parang sasabihin na nila yung gagawin mo, oh, huwag ka na dyan, ganyan. Minsan, nasa gitna ako eh. Kasi as much as ayokong magsabi ng ganun, parang kapag ka sobrang flying red flag na talaga yung jowa, na, alam mo yung, bes, parang ano na, kampo na ni Satanas, pero pinagtsatsagaan pa rin. Yung mga ganung level lang naman. Pero yung iba naman na, syempre, mga magjowa nag-aaway yan, magpapayo ka, diba? Imbis na magpayo, makikinig ka na lang, tapos papagaan lang ng loob. Pero yung parang uutusan mo na, oh, wag ka na dyan. In ano lang talaga, rare occasion, kapag si Satanas talaga yung jowa. Ganun. Pero bakit kaya ganun na mosin ng kaibigan? Ang nag-gather-gather lang talaga pag ang problema ng kaibigan, love life. Love life. Pinapagkwento about sa family, puro laging about sa puso. Na parang kala mo lahat ng kaibigan nila experts. Eh, iba naman, hindi nagkakajowa kasi hindi naman kagad. Ba't wait? Parang gusto mo pa. Sino ba yan? Hindi ako liligawin eh. Bakit ikaw, Jory? Bakit ikaw lagi ka pinapatawag ng ano? May love life ka ba? Hindi. Ako siguro gusto lang nila ako dahil gusto nilang tumatawa pag malungkot sila. Feeling ko hindi dahil sa... Bes, hindi naman sa hindi ako ligawin. Actually... So ligawin ka? So ligawin ka? Siguro gusto lang nilang masaya pag malungkot sila kaya ako yung sinasama nila. Tulad yan, tomorrow weekend, meron akong isang kaibigan. Hindi ko napapangalanan. Pero, just ko kilala nyo to for sure. Kami? Kaya, kilala namin yan. Hindi, artista to at maganda yung friend kong to at lately lang, naghiwalay sila ng jowa niya. Okay, parehas na artista to. Papucha, may mind item pa si Jory. Oh my God! Okay, 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 okay. Naghiwalay sila, hindi ko alam kung bakit yun. Eh, usually, lumalabas kami ito, dalawa lang kami, nag-one-on-one kami, wine, gano'n. So, alam nyo na, pag nag-story ako bukas kung sino. Mm-hmm. Kanino ba to? Sa Finsta ba to? Tena. Na parang, akala ko pag, kasi parang feeling nila pag mga artista, di ba, parang, mga perfect couple, kineme-kineme, tapos bigla nila maghihiwalay, mga ganyang eksena. So, hindi ko alam bakit ako yung tinawag. Bakit nangihirap tong isa? Inom mo yan. Dami kasi nangyayari sa buhay. O, tapos, ano nangyayari sa kanila? Lalo na sa showbiz ngayon, puro mga hiwalayan, ahasan, ganun yung mga eksena. Hindi ko alam kung... kasi Algerine yung mga may init na eksena. Hindi ko nga yung nasundan eh. Ay, abangan mo may interview siya kay Jessica Soho. Hello? Si Ako Kylie nagsalita na siya dahil napipito na siya. Misty Permin. Tiyarin, pati si Misty Permin. Si Lolit Solis. Anyway. Si Misty Permin yung nasalita. So may mga ganun eksena. Hindi ko alam kung nasa panahon ba natin na ganun, yung maraming breakup ngayon at maraming mga pang-aas na nagaganap. O... talagang mundo lang nila yun. Sa showbiz lang ba yun na gano'n? Bes, hindi lang sa showbiz. Bakit? Meron ka bang... sa buhay yan in general. Gano'n? Yung may pangasan, agawan, gano'n. Hindi lang sa showbiz. Naalala ko dati si Jory. Kasi, Bes, di ba hindi ko naman in-open sa yung love life ko? Kasi ano, manager ko pa si Jory dun eh. As in, manager ko pa talaga siya. Tapos one time, naglaro kami. Yung nag-trending, yung nag-joust. Gemma, alam mo ba yung joust? Gago ka magsalita. Basta nag-ano, paglabas ko ng dugout, si Jorik tawa ng tawa, Mars, nag-trending ka, tignan mo dahil sa joust. Tapos nahihiya ko kay Jorik kasi di ko naman in-open sa kanya yung love life ko. Tapos yun pala, alam niya na dahil nag-trending. Bakla ako eh. Oo, chismosa nga pala siya. Oo. Wala lang naalala ko. Pero hindi lang yan sa ano, hindi lang sa showbiz. Kahit mga normal na tao. Girl, kaya kami natutupo. Diba? Nasira na naman yung mic ko. Ayaw ba ng mic mo? Bes, ang laki-laki ng kinikita mo. Bakit ikaw... Gago-bago to. First day pa lang nito. Ayan, first feeling day ko sa war. Ayan. Teka nga. Ano nga tong...
Hello po sa ating 15,000 kinik. Oy, Jemai, guess mo si Richie. Totoo yun, ha? Gisahin mo siya. Bigyan mo ako ng tanong. Oo, magbibigay kami ng input sa'yo. Pero kung sabihin sige, ha? Pag nagalit yun sa akin, kayo bahala. Tayang tanongin kay Richie kasi nananak na siya. Ikaw ang... Kailan lalabas yung movie nila? Diba may magkasama sila? Wala pang sinasabi. Wala. Actually, parang alam ko inaantay kasi na magbukas yung mainstream. Parang ayaw nilang ilabas lang. Online. Kasi malalaking artista yung nandun ta, ano, sa movie nila. So, sino nandun? Nandun si Jennifer Lopez. Ang laki Mars. Nandun si Brandon. O, malaki. Nandun sila. So, oh my God, thank you. May nagpa-biking ship Mars. Thank you po. Oh, tapos. So wala pa siyang date talaga totally ngayon kasi ang alam ko yun, inaantay talaga na mag-mainstream. Baka ganun yung mga eksena sa live. Jem, anong feeling mo nung ano, pinatawagan? Nag-audition ka ba doon? Or ano? Hindi. Wala na lang kasari na. Sinabi lang ni Sir Mark na magka-cameo. Okay. Cameo lang ako. Kala ko hindi lang. Gaganon lang. Kasi walang dami ko palang... Wala nga siyang... Nakita ko, nasa ano, nasa corporate reel sila eh. Wala scary movie workshop. Ba yun? Scary ba yun? Parang takot na takot itsura mo dun eh. Oo, yung bigita. Pwede naman ikwento, di ba, Gemma? Parang mga zombie-zombie, gano'n. Yeah, zombie-zombie. Zombie-zombie. So, ala! May kumagat sa'yo dun. Kung naging zombie ba sila, Gemma? Secret! Char. Kinagat ako ni Richie. Kinagat ni Richie, shit! Joke lang. Kung sila ako, magiging member sila ng Avengers. Kung sila yung magtatanggol dun sa ano. Pero yung cameo lang ha, pero sila dalawa... Mag-jowa ba kayo ni Richie sa movie? Hindi. Basta ano, basta super close kami simula na. Parang magkaba, ganun. Alam mo ba, Gemma, okay, si Bella, dapat may show din kami. ano nangyari? Ano ba yung pinapalabas niya na On The Job? Si dapat kasama si Mela doon. Best, nasa ano na ako noon? Anong pangalan na to? Nasa... Dress rehearsal na kami. Nag-photoshoot na kami niyan magkakasama. Tapos maglalaro ka ba nun, Des? May sasalihan ka eh. Niligan. Girl, nakadalawang liga na kami. Hindi pa natuloy yung shooting. Pero ilang years bago na-shoot yung movie na yun? Dalawang taon simula nung nakasta ko. Dalawang taon namin nakatenga yun. Tapos naka-8 shooting days lang ata. Kasi sobrang dami ng artista hindi mapagsama-sama. Si ano yun eh, Christopher De Leon, kamukha yun ng papa ko eh. Naiyak ka ako, sabi niya sa akin, uuwi ka na. Kamukha niya talaga yung papa ko, tapos gusto ko na siyang yakapin. Pero di na tuloy yung movie. First movie mo dapat din yun, di ba, FM? Oo. Wala yun. Na. Pinili ni Mela ang volleyball, syempre, ng mga panahon. Oo, at hindi ako pinili ng volleyball. Oo. Kahit 2 minutes lang, hindi ako pinili ng volleyball. Ang ina, di sana nasa... Actress na sana ako, animal. Sino bumalit sa'yo nun? Si DJ Chacha ba? Si DJ Chacha at ako? Hindi, kasama na talaga si DJ Chacha nun. Si Apple yata, tapos na-gelbo din si Apple. Si ano? Si Roxanne. Roxanne. Di rin natuloy. Natuloy. Ang anak na sa yung girl. Di pa rin nakakapag-shoot. Yung nandun siya, pinapanood ko nandun siya. Ah, natuloy ba? Reporter siya na matapang. Bagay sa'yo, matapang. Sayang. Buhay pa sana ako dun eh, sorry. Yung mga tipong nagtatanong dun sa mayor na nagpapapatay, parang ikaw yung magtatanong. So, ganun katapang yung role niya dun. Parang ako nga talaga yun. Wait lang si Gemma, anong role niya dun sa, ano nila? Anong pwede katauhan mo dun? Yung konti lang, Gemma, na pwede mo ikwento about dun sa, ano kamusta ang first experience mo sa movie bilang kahit cameo lang? Okay naman siya kasi nakakatakot. Hindi siya masyadong yung... Iyakan, drama. Ganyan. Oo, drama. Tapos, okay naman. So, una, pag kasabay ko, kapag kami ni Richie kasi okay lang, parang medyo, kasi komportable ako kay Richie, ganyan. Pero pag medyo kasama yung mga artista na na-intimidate ako. So, sinong kanino kakinabahan? Kay Ate MJ. Malaki na ba? Oo. Bakit? Ano mga kabang kay MJ? Babae yun. Hindi kasi, bakit nga? Hindi kasi merong scene na kaming dalawa nga. Tapos ilang beses nga kami nag-ulit nung scene na yun. So, so nagka-encounter na pala kayo before? So, sobrang nahihiya na ako sa kanya kasi umuulit kami dahil sa akin. Tapos yung, ano niya, scene anong mali mo?
hindi ko maalala. Basta yung siguro yung angle lang kasi masyado nakatalikod or ganyan-ganyan. Nakakalimutan mo yung lines? Hindi naman, hindi ko nakakalimutan naman yung lines. Tapos, ay, yung kanya kasi, medyo naiinis na siya kasi akyat baba siya ng hagdan. So, kaya na, kaya pala nagka-up si Ate MJ na mayat sa'yo. So, yun. Pero okay naman. Saya, masaya siya, in fairness. Parang nung last na namin ni Richie, parang dun ko lang siya medyo na-feel yung acting talaga. Pero kung uulit ka, anong gusto mong role? Kunyari, may gagawin ka na next movie, tapos medyo malaki-laki yung ano mo, malaki-laki yung role mo. Anong gusto mong role? Gusto ko yung, simple lang. I mean, kung housewife? Ano ka simple? Housewife? Agad-agad? Sabi mo simple mga lang. Mga tropa lang. Tropa lang ng ano. Hida, ganon. Okay na ako doon muna. Sa mga palabdim-labdim, yung mga katnyal-katnyal, yung mga ganon. May ganun na agad? Okay ka na may ganun o gusto mo na ano muna yung iba-ibang mga role mo na solo-solo, ganun. Pwede naman yung solo-solo. Grabe naman yung ano, baka hindi kami mag-ano nun pag catch niya lang peg, ganun. Pag may love team ka, sino gusto mo love team? Oo nga, Gemma, kung meron ka ka-love team sa show. Artista. 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 Trabaho lang naman, to trabaho lang. Ano, sino yung napupuso mo na parang feeling mo, ah, gusto ko mabibigyan ako ng chance, gusto ko ito. Ito yung makapair. Ang sumagot malapit ng Marlo sa paking ko, ah. Black off na si Marlo. Malapit sa age ko or kahit sino, bes. Kahit sino. Gusto ko si Papa Pete. Wow. Tsaka si John Lloyd. Kasi iba yung tingina ni John Lloyd. Eh. Feeling ko malada lang. Ano sa mata si Gemma. Diba grabe tumingin yun si Papa Pete pati si ano? Oo. Oh, sa ngayon yung mga aktor na mata lang yung labanan kahit na walang line. Diba? Pag mata lang yung ano. Grabe. Bigat naman pala yung gusto talagang project ni Gemma. Okay. Pag magaling na ako, syempre, pero pwede naman mangalap. Grabe. Dati kasi, alam mo, niyaya nila akong maganyan, magbida-bida. Tapos ipagawa ko doon yung ilong ko. Sabi ko, beshi, ayoko na tayo magpagawa ng ilong, pagod na ako. Diba? Ay na, naka-ilang jombag na tong ilong ko. Gusto nila, sabi ko, hindi na po siguro, di ko na lang po tutuloy pag-artista. Huwag na lang. Oo, may mga ganun options dati. Kailangan ba yun? Kailangan hindi, ba yun? Parang gusto daw kasi nila, parang, alam mo, yung mga artista nagpapagawa talaga, hindi mo sila masisisi kasi yun, may look talaga sa showbiz sila na hinahanap. Kaya yung iba, kahit na ginawa na yung ilong, papaulit nila, minsan tatlong ulit, ganyan. Kasi yung mga, alam mo, yung mga boss, mga director, gusto nila talaga may certain look, ganyan. Perfect, ganun. Perfect. Oo. Eh, di ba na-jombag na tong ilong ko nung Vili? Kaya, Mars, ang sakit, ayoko na. Hindi na lang natin itutuloy. Magkumo na lang tayo. Tanggap nila tayo dito kahit ganito tayo. Nandito ang karera sa kumo. Oo. Ayan. Bes, alam mo ba yung nangyari sa akin? Ay, hindi pala pwede dito. Alin? Huwag na dito, Bes. Alin, sumemplang ka. Ay! Eto na lang, tanong natin si Gemma. Serious kasi tong content namin, ano ba? Life outside volleyball daw. Ano yung gusto mo pang ma-achieve outside volleyball? Yan, gusto ko mag-try mag-acting, ganyan. Kung so, pag walang volleyball, yun ang una mong itatry? Feeling ko, kasi nung bata pa ako. Nung bata ako, gusto kong sumali lang PBB. Oh, gusto niyo yun. Pero ayaw. Ay, manawagan ka, Mars. Manawagan ka. PBB, PBB. Hello, PBB. Dati lang yun. PBB. Bakit ayaw mo na? Ayoko. Ayoko lang. Di mo kaya? Susundan ka ng mga baby bra hanggang PBB. O, yun nga eh. Tatlong buwan ako doon. Tapos, nakubos lang yung camera. Big brother. Oh, tapos... Tapos, yun nga dati nga, ano, nung bata ko, gusto ko nga mag-audition sa K-pop. As in, gusto ko siya mag-audition. Meron kasing online. Oh, may so online. Dance. Yeah, meron din. Then gusto ko rin mag-acting noon. Tapos, pang-arts pala talaga si Gemma. Oo, tapos may hilig ako sumayaw, tapos nahihilig na rin kumanta. Tapos, yung ate ko kasi yung namatay, sobrang supportive sa akin. Sabi niya, gusto mo mag-try mag-audition sa ano,
SM Entertainment. Eh, yun yung favorite naming entertainment dati. Ano pangalan? SM Entertainment. Ah, okay. Yun. Eh, kaso, ano yun? Yun yung Korean Kineso? Parang isa sa entertainment sa K-pop. K-pop world. So, madami. Oo. Parang tapos, wild. Eh, di ba ganyan lang din? Yung mic to, hayop. Di ba ganyan lang din sila, no? Sila Lisa dati. Oo, ganun lang sila. Si Nadine dati, ganun lang din nag-umpisa. May group si Nadine dati. Bago siya nag-solo. Sex Bomb? Sex Bomb ata si Nadine dati. Parang Viva at may Mars. Sila Maui yun, di ba? Kasama niya. Oh. Hi, Prince! Oh my God, po siya ina! Thank you! Love you! O tapos? Tapos, pero sumasali ka ng mga contest dati. Hindi rin. Kasi nag-start na ako mag-volleyball noon. Ah, kaya, panira talaga ng karir yung volleyball. Eh. Alam mo, dami ko na na-achieve sana kung di ako naglaro. Panira yan, hayop yan. Feeling ko kung nasa ano ko, SM Entertainment, kasabayan ko sina Lisa. Yan. Oh. Oh. Uy, grabe ko yung itsura ni Lisa dati. Diba? No? Pakita natin. Lisa. Before. Alam mo, pag nakikita ko ito, nagkakaroon talaga ako ng pag-asa. Gusto kong magpa-fresh. Ayok ka. Hindi gagi, di ba? Nag-audition, pinanood ko pa nga yung audition niya, mukhang tangap mga kagawa. Ganun-ganun yung mga steps niya. Yung mga Chris Brown na steps. Bes, ito oh, mukhang ang Transformer si Lisa dati, iyo. Tingnan mo, Jerry, kawig mo nga eh. Di ba? Nakaka-inspire. Baka ngayon nag-acting na ako sa... Ano, Full House, ayan, Princess R's, mga dating yan pa, K-drama. Pare, kabusod niya mo. Oh, Korean yan. Paris, oh, Your Love. Nagsising and dancing sa stream niya ng mga Blackpink, ganyan. Pero 10 years from now, kapag yung realistic talaga na pinaka, yun yung sure ka na, yun ka in 10 years. Anong buhay yun? Ako, after, before? 10 years, Gemma, kasi yung before na 10. Before 10. After 10 years, sorry. After 10 years. Ah, okay. Siguro, kasi gusto ko ngayon, nag-iisip ako magpatay ng business. Ganyan. Yung ano talaga. Anong like, field ng gym. Business ang kebe mo? Siguro gym, yan. Kasi gym. Malapit yun sa ano ko. Jorik, may libre tayong gym ni isang beses anino mo, di ko nakita doon. Kasi kayo-kayo lang din naman nakikita ko. Kung merong iba, pupunta. Kaya nga eh, nang sa spot lang, sasabi niyo pa, bes, ano ba yung pwede exercise gawin na hindi ako magbubuhat ng baka? Sabi ko, be, pucha, pupunta siya doon, nag-aram na siya ng pogi, animal. Scout ako, syempre bilang talent manager. Naku, huwag ka maniwala sa mga pogi doon. Ano yun? Oo, scam. Scam. Tataamu ko yan lang din sa loob eh. Ano ba to? Oh, sige. Kaya pa ba? Exit na ako. Thank you sa inyong dalawa. Bye. Bye, Beshi. Bye, everyone. Bye, mga ka-transformers. Guys, follow nyo naman si Jorik. Masaya dyan sa stream niya. Pag di siya naglalaro ng ML. Kung nag-get ko naman sa akin, Jem, mapapa-approve ko naman sa'yo muna lahat ng questions. Ano? Okay. Alam ko naman. Bunga nga. Bye, Beshi. Love you. Lock muna natin. Ayan, Jem, patapos na tayo. Ito na lang. Ano to? Very important kasi itong topic na to. Of course, mental health. So... Ngayon ba yun? Ngayong month yun, di ba? Mental...